Good morning mga kabikers. Today is our off dahil holiday dito sa Saudi Arabia, so kailangan natin mag-exercise. So today I'm going to treadmill para maging malakas ang katawan natin. Body is wealth. So ngayon, ihahanda natin yung pangangailangan natin. So, kailangan natin pumili ng komportabling sapatos para pangsuot natin, para pang-protection natin sa paa, para sa pagtakbo sa treadmill. Pangalawa, pumili tayo ng damit na mas komportable din sa atin. Bali, ito ay yung dry fast na damit dahil mas maganda ito. Para kung pawisan din kayo para mas mabilis matuyo yung pawis sa damit na to. Balib na bili namin to sa online dati. Actually, red color is my favorite. Depende sa inyo kung ano yung komportabling pangsuot ninyo. Pero yung sa akin, mas preferred ko is yung dry fast na damit para mas maganda. And then, short ang pangailangan natin din para sa pag-exercise. So, mamili kayo kung anong gusto nyong comfortably. Pero para sa akin ito, para medyo maluwang, para comfortably sa pag-takbo sa treadmill mamaya. And then, kailangan ito ang supporter. Dahil ang supporter, ito yung nagsusupport sa mga alaga natin. Sa alaga lang pala natin dahil siyempre habang nagtatakbo tayo, nakalayla yun. Anyway, kung sa mga babae naman, depende sa inyo kung gumamit kayo nito. Actually, pwede naman ito eh, para dahil sa pang-support din ito ng, ano, ng tummy para lumiit yung tummy natin. Nabili ko ito dati sa Pinas pa ako nito eh. Bali, mas maganda to, parang stretchable siya, tapos maganda to sa pampaliit ng tiyan. Dahil parang may ano siya, may girdle, may garter. Pagkatapos, medyas. Siyempre kailangan natin itong medyas para pang-protection sa ating mga paa. Nabili ko to sa Pilipinas dati kasi sabi itong medyas na to, gamot daw to dahil pang anti-stress daw to sa paa. Dahil may something iron ito sa loob, hindi ko lang alam, para basta binili ko lang dahil sa description doon may anti-stress daw ito. Pagkatapos, tuwalya, dahil ito gagamitin natin para sa pag may pawis tayo, so gagamitin natin ito. Hello guys, samahan niyo ako sa pag-exercise ko pa. 1, 2, 3, come on! Likuran ko ito yung gagamitin natin sa pag-treadmill, sa pag-exercise ko. Dito tayo tatakbo. Ipapakita ko sa inyo yung parts kung ano yung function itong treadmill part.
Ito yung treadmill na gagamitin natin sa pagtatakbo, sa pag-exercise. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung parts at saka yung kung paano mag-operate ng treadmill. Mostly sa atin, alam na ito paano gumamit nito. Pero sa mga baguhan, so kailangan nyo alamin ito at saka panoorin nyo para at least kahit papaano may alam kayo. Ito yung running pad ng treadmill para dito tayo tumatakbo. Tapos ito yung may handle sa left and right. Bali ito yung protection sa pag nag-out balance tayo, dito tayo humahawak habang tumatakbo. So kailangan naka-on sa current. Tapos ito yung control panel ng treadmill. So mamili kayo sa incline. So ibig sabihin ng incline, kung gusto nyo paangat, yung para mabilis kayo mapagod, so mag-incline. So ibig sabihin yung parang pa-elevated. Tapos yung speed control. So kung gusto nyo mas mabilis, mamili lang kayo dito. At saka dito na naman, oh, pataas, pababa. Tapos ito yung makikita nyo dito, yung tinakbo nyo. Yung time, yung speed, tapos yung calories. Tapos itong one-touch control is the very important dahil ito ay kapag in case of emergency, ito lang yung pipindutin, automatic mag-off o mag-stop yung treadmill. So ngayon, so mag-start lang ito yun kapag nakasilik na kayo ng option dyan. So now, umpisahan natin. So ngayon, bago tayo mag-exercise, so kailangan natin mag-stretching. So lagi tatandaan, kahit anong activities o anong games yung gagawin nyo, so ang stretching ay napaka-importante dahil kapag naka-stretching tayo, ang purpose nito ay para makaiwas tayo ng injury. So ngayon, umpisahan na natin sa pag-stretching, kahit 2 to 3 minutes lang na pag-stretching. 1, 2, 3, come on! Tayo ng 3 minutes, so mag-uumpisa na tayo, magtatakbo na tayo, ha? Tara na! So, kailangan sa pag-treadmill, dahan-dahan lang muna, huwag biglaan. Dahil mas baka ma-injure kayo kapag mas mabilis. Mga 3 to 5 minutes na dahan-dahan muna bago mas mabilis yung speed. So, walking lang muna bago mas mabilis yung speed, ha? Mga 3 to 5 minutes.
kaya pwede na natin bilisan ito ha, para isa ka banat-banat na yung mga puto-puto natin. Come on!
Pawisa na tayo. 9 minutes na. So, dadagdagan natin yung speed para mas mas mabilis. So, ngayon yung speed natin is 8.5. So, gawin natin 9.
Nakaburn na tayo ng 100 calorie. Ada tuh kalau kita harus berani lah, itu
20 minutes already. So I'm going to stop now. So one touch control. 20 minutes. I burn calorie 154. Ah. Lala, tinggalan daw. So, after tumakbo sa treadmill, huwag ka munang umalis dahil may tendency na out balance ka dahil pagod ka pa at saka hilo ka pa. So, kailangan mo muna mag-stay dito sa treadmill mga 2 to 3 minutes muna kasi para babalik yung stable ng pagkahilo mo at saka yung pagkapagod sa pagtakbo. Oh. Pwede minis lang yung tinakbo ko. Pero, puti na yun ang pawisan ako. So, okay na. Pakiramdam ko. So, pwede na ako umalis. Kailangan ko nang uminom ng tubig para ma-refresh yung at saka ma-replenish yung oil na lumabas yung mga pawis. Must be 1 glass of water. Masarap sa pakiramdam kapag makapag-exercise, makapag-labas ng toxin sa katawan. Si titingnan nyo yung damit ko. Ito yung sinasabi kong fast dry clothes. See, kahit pawisan ako, mas mabilis siya matuyo dahil past dry clothes siya. So hindi siya halata na basa dahil mabilis siyang natuyo. Naka 20 minutes po ako ng treadmill, nakapagbawas po ako ng calorie today is 125. Kasi kaya kayo dyan, habang wala kayong ginagawa o di off sa work, so kailangan nyo din mag-exercise para maging malakas yung katawan nyo, para iwas sakit tayo. Para ilabas nyo naman yung mga toxin nyo sa katawan. Kahit once a week lang na exercise, okay na yan. Kasi kailangan din natin ng mag-stretch yung katawan natin. Kasi kapag nakaupo lang tayo lagi, mostly ang unang lumalaki yung tiyan natin. So, kailangan natin mag-exercise para mabawasan yan. So, after this one, mali kakain ako para maging masigla ulit. Ma-replenish yung pagkain na kinain ko kaninang umaga. Kasi bago kayo mag-exercise, kumain din muna kayo. Mostly, kumain kayo ng saging o itlog. Yung kinain ko kanina, isang itlog at saka yung saging. Anyway, tulad ko, busy sa trabaho. Pero hindi ko nakakalimutan mag-exercise. Kahit once a week lang, makapalabas ng pawis sa mga toxin sa katawan. Para masarap sa pakiramdam, para iwas sa sakit. So guys, yung mga basis trabaho dyan, huwag lang matulog kapag di-off nyo. So ang gagawin nyo, mag-exercise din kayo. Tumakbo kayo kung walang ulan sa labas or may treadmill kayo sa bahay. So yan ang gagamitin nyo. Or either sa loob lang ng bahay, bangon higa at saka yung jumping para isang exercise din yan kahit papaano papawisan kayo
Para at least maganda sa pakiramdam. Para iwas sakit tayo. Mahirap pagkasakit dahil nandito tayo sa abroad, sa ibang bansa. Walang mag-aalaga dito sa atin kung tayong magkakasakit, kundi yung sarili lang natin. Dahil kung nasa sariling bahay tayo, nandun yung nanay, nandun yung mga kapatid, at saka yung mga mahal sa buhay natin na mag-aalaga kung magkasakit tayo. Kaya yung pag-i-exercise kahit once a week is very important na rin sa atin. Lalo-lalo na yung sa mga busy na mga trabahador katulad ko. Pero ako hindi ko nakakalimutan mag-exercise kahit isang busy is isang linggo lang. Masarap sa pakiramdam kapag makapapawis tayo. At saka alam nyo ba, yung pag-exercise ay nakakaganda sa balat dahil siyempre nakakalinis sa mga butas-butas ng mukha. Mga pores natin sa mukha at saka sa balat natin dahil nakalabas yung mga dumi. Anyway, salamat po sa pagbisita sa channel ko. At saka don't forget to subscribe and like and share sa channel ko para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. I-share nyo na rin para makikita po ng iba kung ano yung mga videos na ina-upload ko about health. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at saka hanggang muli. Bye-bye! God bless!